Kamusta mga tol? Alam niyo ba mga tol, naglaro din pala si Taco Paul sa Summer League, no? Yan ang walang nyamo laki. Eh tirahin na natin yan, pero bago yan, atsara muna tayo. Focus lang sa goal. 27 years old na pala si Taco Paul, no? 7'6", 311 pounds, walang nyabigit nito. 8'4 ang wingspan. Standing reach nito mga tol, ha? 10 feet 2 inches, walang yamo taas eh, no? Ang taas ng ring sa NBA, ha? 10 feet. So ito, abot niya yung ring kahit hindi pa siya tumalon, walang niya. Effective na effective ang cherry per sa'yo tol, ha? Tangkad, sagad. O yan, jumpball, syempre siya. O yan, hindi niya, walang nyamo taas eh, oh. Huwag na lang mag-jumpball next time, patapik mo lang sa kanya. Una ko napansin, no? Yung walang nyamo, lakas manulok sa rebound nito. Tingnan niyo, oh, tabi niya, re-rebound ako. Tsaka yung sipag niya, hanip mga tol. Gustong-gusto talaga niya, makuha niya yung ball eh. Okay, Paisa, tingnan nyo. Tingnan nyo naman yung pwesto ng katawan niya kapag manunulak siya. Eh, walang niya bigat niyan. 311 pounds ba naman yan? Tapos, ang taas-taas ng reach niyan. Ayun, natapik na nga niya. Ayun, nakuha pa nga niya. Ayun, tulong-tulong na kayong lahat. Sama niyo pa nanay tatay niyo. Yan yung una-una kong nagustuhan dito kay Taco Paul, mga tol, ha? Masipag talaga to, kumuha ng mga rebounds. Ganyan, no? Ang ina-expect ko kasi, ha, bago ko to panoorin, yung parang lalamyan-lamyan siguro to na mabagal. Pero kabaligtaran talaga yung nakita ko, ha? Maganda yung mobility niya, tsaka masipag talaga siyang palagi. Andyan yung kamay niya, tatapik talaga palagi sa rebound, eh. Kumbaga mga tol, no, alam talaga niya yung advantage niya. Siya ang pinakamalaking BBC sa balat ng lupa. Siya ang pinakamatangkad, siya ang pinakamahaba, siya ang pinakamatigas. Kaya gusto ko yung ganyan mga tol, talagang andyan siya palagi sa loob para rumibound. Ay napasigawa, ang ginagawa pa nga niya, no, parang tinatapik-tapik lang niya muna yung bola pag sumabla yung iba eh, no. Tsaka niya ngayon kukunin uli na ganyan, yan tama yan, ang ganda eh. Meron namang sense kasi talaga yan kasi nga kailangan talaga minsan matapik mo lang muna yung bola kahit konti lang tulad niya niyo. Kasi pagbagsak niyan galing sa talon, sino ba ang pinakamatangkad at pinakamahaba? Eh di syempre siya, kaya lamang na naman siya, may sense naman talaga eh. O ito ba isa, tinan niyo, oh. Tinan niyo ginawa niya, patapik-tapik lang eh, no? Kung ako sa'yo tol, sablay mo na isablay tapos tapikin mo ng tapikin para 20 rebounds kagad. O ito ba isa, tinan niyo, yan, no? Walang nyama, parang walang ka-effort-effort eh, no? Binalik na lang basta-basta yung bola sa ring eh. Kaya nga may mga nakita pa nga ako, ganito mga tol, ganito ginagawa ng kalaban, no? Dalawa yung bumabaksot sa kanya. Ayun, nangyari tuloy, na-rebound tuloy nung hindi nila binaksot. At ang nakakatuwa pa, no? Kahit na sobrang tangkad nito mga tol, ayan, kita nyo, oh. Marunong talaga bumaksot, eh, no? Wala na, hindi na naka-abante si Robinson. Tinan nyo, walang niya naman kasi bigat niya, no? Paano naman may tutulak yung ganyan kalaki? Marami ako nakitang ganito mga tol, ha. Pupuesto siya, na-rebound niya, parang ang dali-dali lang talaga eh. Syempre naman kasi walang niya naman kasi nga laki nito. Ang point ko dito mga tol, no, talagang bumabaksot to kahit malaki pa siya eh. Kumbaga mga tol, baka isipin nyo, walang niya laki na niyan eh. Hindi na kailangan bumaksot niyan, kukunin lang yung rebound. Hindi ganun yung ginagawa nito eh. Yung baksot, tinan nyo, okay, di ba? Kaya kayo mga tol, mahiya naman kayo kay Taco Paul. Ang lilit nyo na nga, hindi pa kayo bumabaksot. Buti pa kami matatangkad eh. Ito, kompleto sa bakuna to, bumabaksot pa rin eh, oh. Kasi mga tol, mas madali naman kasi talaga kapag nakabaksot ka. Ayan, tingnan nyo mabuti oh. Naharangan nila lahat yung puti papasok na ring. E di syempre, mas madali nila na-rebound yung bola. Mas maganda yung magiging posisyon nyo kapag kayo nakabaksot. At most likely, kayo makaka-rebound tulad nyan. Tapos mga tol, hindi naman talaga to sobrang bagal pala eh, no? Tingnan nyo yung takbo niya, ayan, tingnan nyo oh. Okay, di ba? Normal yung takbo niya, di ba? Hindi parang hinihila yung isang paa eh. Although, may kabagalan niya ng konti. At yan yung ganyan, tingnan nyo, hingi kagad siya ng pass sa gitna, di ba? Eh, walang nyalaki niya, no? Kapag yan, hindi mo pa nakita, magpa-check up ka na sa opta. Pero yung binuwaya pa nga rin, oh, layup, yan. O yan, Paisa, tumakbo na naman siya. Okay naman talaga eh, no? Para sa akin nga, mas maganda pa nga to actually tumakbo kaysa kay ano eh, no? Tapos syempre, magta-try siya palagi rumibound. Diyan naman ako pinaka na surprise sa lahat mga tol. Eh kasi si NBA 2K ha, walang nyamo bagal talaga nito bumaba sa NBA 2K eh. Pero sa toong buhay pala, parang hindi naman ganun kabagal talaga. Yan o, tingnan nyo na lang mga tol ha. Decent naman talaga yung speed niya na yan para sa tangkad niya na yan eh. Ang isa lang talagang problema, ang napasing ko, ito. Ayan, ayan o, kita nyo. Pag mga unang minuto, ganyan, makakatakbo pa talaga siya ng maganda, mabilis siya eh. Makakapanulak pa talaga siya ng ganyan, ang lakas eh, oh. Ayun, napasahan din sa wakas. Siyempre, malaki talaga yan, advantage talaga yun sa loob. Oh, katuloy dyan. Pero kung takbo yung pag-uusapan, ayan, tingnan nyo mabuti. Panabay lang talaga siya halos eh, no? Hindi naman siya naiiwan eh. Pero yung napansin ko talaga mga tol, madali talaga siya mapagod. After siguro mga 4 minutes sa loob, nag-iiba na talaga yung laro niya kagad eh. Kaya siguro yung ginawa sa kanya sa Summer League, pinapalaro siya palagi ng 4 hanggang 5 minuto lang na quarter eh. Kasi siguro hanggang doon lang yung kaya ng hininga niya eh, no? Pero tingin ko mga tol ha, kung merong isang NBA team na palagi siyang papasahan sa loob na ganito, siguro kaya nito mag-average yung 20 points per game sa NBA. Hindi biro yun ha, 20 points per game ha. Eh kasi ganyan mga tol, tingin nyo na lang mabuti. Walang nga, para pambata yung ring sa kanya eh. Ganyan-ganyan yung layup ko sa ring na pambata, sinusubo mo na lang, di ba? O ito pa isa, dito naman nakabuel na ganyan. Eh naku po, tabi dyan, tabi, tak tak. Paano mapipigilan yung ganyan kalaki? Pero ito, bihira naman siya pinalopos dito sa Summer League. Tapos yan, nakagawa pa nga eh, oh.
Puro ganyan kasi pinagawa sa kanya rito eh. Puro pick and roll na ganyan, kaya bihira siya nakalopos talaga eh. Pero kung screen ang pag-uusapan ha, solid talaga mabigay ng screen to, ganyan no. O eh paisa, tinan nyo, screen and roll na naman siya. Pumeso siya sa ilalim, ayan no. Ang laki target niya, ng lead pa ng bantay. Pero sa iba pa pinasa, yung tapo ng sabaw. O ito paisa, ang ganda talaga ng screen niya eh oh. Ayun, nakadrip to si CD ang barrel eh, tuloy yan. Para sa akin mga tol no, hindi ideal sa kanya yung ganito eh. Mas okay siguro yung parang abangers na siya sa ilalim, tapos bigla na lang siya magsisil sa gitna, ganun sana eh no. Pero dun sa laban nila sa Phoenix Suns ha, nakailang shoot din siya galing sa pick and roll na ganito. Ayan tinan nyo oh, naku huwag ka na magtangka sumabay boy. Dak-dak! Taku pal, ginulit ang buong mundo sa malakay sa auto na dak-dak! Tatlo yung nakita kong shoot niya galing sa mga pick and roll na ganyan no. Ayun isa pa ko na, is pass tall, dak-dak! Taku pal, ginulit ang buong mundo sa malakay sa auto na dak-dak! Ayan yan paisa, walang yamo, laki talaga na ito eh no. Malamang tulog yan palagi sa tanghali ng bata pa yan. Ayun ang ibabaw na lang, walang kahirap-hirap ang tipin eh. Ang isang nakita ko namang weird mga tol, yung free throw weird talaga eh. Ayan tingnan nyo oh, parang sumisilip pa nga siya sa ilalim muna ng bola para makita nyo rin, pasok naman yan. Ang isa pang weird, eh itong ginagawa niya na to, binibitawan niya muna, magiging isang kamay na lang yung hawak. Ayan tingnan nyo oh, tapos hahawakan na naman niya at bibitawan na naman niya, ang kulit niya ito eh no. Ayan, tingnan natin mabuti ha, yung normal na bilis ng free throw niya. Sobrang weird talaga eh no, parang kinikilig na hindi mo maintindihan, ang kulit ng tira eh. Pero 28.6% lang siya sa free throw last year sa Cleveland ha. Pero dito mga to sa Summer League, pumapasok ang mga tira niya sa free throw eh. Now sa depensa naman, obviously sa perimeter, hindi talaga ito pwede. Wala tong kwenta sa perimeter, ang lalong hindi ko mag-gets, eto, bakit ganyan siya kalapit sa tao niya dinidepensahan niya? Alam niyo yan mga tol, no? Walang yamo laki mo, tapos ganyan kakadikit? Ano yan? Magaling ba mag-fade away 3 points yung bantay mo, kaya ang dikit-dikit mong ganyan? Ayan po na naman tuloy siya, oh. Pag ganyang isolation galing sa perimeter, ha? Mahihirapan talaga palagi sa takopal sa ganito, eh. Pag ganyan palagi yung ginagawa dyan, wala, mauubos talaga palagi sa takopal kapag ganyan galing sa perimeter, paul palagi yaubos yan. Pero may isang nagulat ako sa nakita ko mga tol ha. Nagko-close out pala to si Taco Pal. Ay tinan nyo, titira ka. Baon sa pansitan. Nagulat ako kasi in-expect ko ganyan. Tatambay lang siya palagi sa loob na ganyan. Pero nung ipinasa palabas sa tao niya, ay tinan nyo oh, nag-close out. Nice effort tol. Maganda pa nga yung ibang close out na nakita ko eh. Talo pa nga niya si Brook Lopez ng box sa ganito mga tol. Yun talaga walang pakialam sa labas yun. Hindi nagko-close out yun eh. At marami rin siya napasablay sa ganyan mga close out niya na ganyan ha. Sulit yung effort niya rito. Sumasablay talaga yung mga tira eh. Although syempre kung titignan nyo mabuti, medyo mabagal talaga tsaka medyo late ng konti. A4 effort pa rin, na-surprise pa rin ako dyan ha. Pero pang pagkakataon, yan tingnan nyo, naabot at tapa nga ni si Orlando Robinson sa super mga kasi 3 points. Yan tingnan nyo, baong ka dyan boy. Pero ito mga tol, kapag ito, tinirahan mo sa ilalim na ganyan tapos lay up ka, eh nako po, magsisisi ka talaga sa mga decision mo sa buhay. O ito pa isa, tingnan nyo, naisipan na naman lumay up. Eh merong 7-6 na nasa ilalim. Ayan, halos hindi nakataas yung bola eh, baon sa pansitan. Eh walang yamo, laking higante naman yan. Tapos dadakdakan na ganyan. Ayan, nagdunk, wala ng bola eh, baon sa pansitan. Intimidating talaga si Taco Pal sa ilalim ha. Kahit medyo malayo sa'yo, akala mo makakalayup ka na. No. Ayan, abot pa rin Taco Pal eh, Gaano ka intimidating si Taco Pal? Eto mga tol, kailangan mo talaga ipalobo ng ganyan. Ganyan kahirap ang tira mo para makalusot tsaka hindi niya mabutata. Ayan, tungkap tuloy oh. Ang dami kong nakita na ganyan, nabago talaga yung tira nila eh. Eto nga, floater na nga to. Muntik pa rin mabutata eh oh. Tapos nakupa nila ulit, ang lakas ng loob. Tinan nyo, inilay up. Ayun, walang hiya mo pagkakabutata. Yan ganyan butata mga tol no. Yung para yung kalaro mo yung anak mo na maliit tapos binutata mo. Ganyan yung pagkakabutata eh no. O ito dito, tingnan nyo, nirangan na nga siya para makashoot naman sila sa loob eh, Pero tinulak niya yung butata na naman, pero foul naman daw siya sa tulak. Isang beses ko lang ata nakita mga tol na ganito no, nasa loob siya tapos nakashoot sa loob na sumabay siya. Minsan lang talaga yung muntik-muntik pa nga mabutata eh, Pero syempre, ang ginagawa niya palagi sa pick and roll defense, ganun pa rin. Drop coverage din palagi kagaya na iba, meron naman siya para syempre magamit mo yung tangkad niya sa loob, diba? Nandiyan siya palagi sa loob eh. So yung mga tol no, ako eh, isa lang talaga yung gusto kong malaman dito kay Taco Pal eh. Gaano kaya kalaki ano nito? Malamang walang yamo laki nun. Joke lang. Pero baka hindi kaya ni Emily Willis to mga tol. Pero talagang na-surprise ako dito kay Taco Pal ha. Natuwa actually ako sa nakakita ko eh. Ang ina-expect ko kasi dito, mabagal, tamad, lampa, tapos medyo weird kumilos. Pero maling-mali yung expectations ko sa mga nakakita ko. Ibang-iba talaga eh. Maayos tumakbo, tapos medyo mabilis pa nga para sa height niya . Masipag din siya dumipensa, masipag rumibound, nanunulak pa nga palagi sa loob to eh. Malakas bumutata, maayos mag-screen. Ang problema lang talaga mga tol no, perimeter defense todas talaga siya dun eh. Tsaka yung stamina niya madali talaga siya mapagod eh. Tsaka syempre walang outside shooting. Pero pag ito mga tol no, pinasahan mo ng pinasahan sa loob, eh makaka 20 points talaga to kada laro. Ang tanong eh, bakit hindi siya kinukuha ng ibang NBA teams eh, parang okay naman siya. Well, ang tingin ko talaga dyan mga tol no, malamang dahil talaga yan sa style ng laro ngayon. Kaya nga dito sa Summer League, nakita nyo ba, imbis na papostihan siya, anong ginagawa niya palagi? Pinapa-screen siya palagi sa labas. Tsaka baka dahil wala siyang outside shooting, uso kasi ngayon yun eh. Tingin ko mga tol no,
kasi defensively, makakatulong naman talaga siya. Kahit pa mabagal siya sa perimeter defense, no, tsaka sa mga isolation, eh kasi ang lakas naman niya dumipensa sa loob eh. Bawing-bawi talaga siya sa defense sa loob. Talaga, ipapalaw mo pa para malusutan yung mga buta niya eh. So para sa akin ha, posibleng merong ibang NBA teams na kumuha sa kanya. Hindi malayo talaga mangyari yun eh. Sana nga mga tol, no? Kasi gusto ko talaga to si Taco Pal eh. Kahit pa madali mapagod yan, edi syempre, gamitin mo na lang ng 3 minutes kada quarter. Pwede na yun, may bubuhusan niya lahat ng kaya niya dun eh, no? O siguro concern sila, baka injury prone, no? Pero kahit na, sobrang tangkad kasi eh. Sana all, kahit matangkad, masipag pa rin. Tsaka nakikipagpalitan ng mukha sa loob palagi. O yun, napanghimagas, maglay kayo mga fans ni Taco Pal.